Welcome po sa akin channel. At today, ipapasundan natin yung mga sari-saring variety ng photos na winter propagation ko dati. Kung gusto niyo makita yung vlog na yon, i-attach ko yung link sa taas, okay? Pero bago yan, kung bago ka sa akin channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like ang video na to at i-share mo na rin kasi sabi nga, sharing is caring. So tara, simulan natin magpaso ng mga photos. So, yun na nga. Simulan na natin magpaso. Siguro unahin ko muna si Neon Photos. Tapos ito pa si Golden, tsaka si Jade. Siguro mas marami ipapaso ko yung Neon. Bias eh. So, ngayon meron ako dito 8 paso. Dalawa yung malaki. So, yung Neon lalagay ko sa malalaki, tsaka dun sa dalawang maliit siguro. Mas maraming Neon kong itatanim. Siguro baka 2 cup lang yung Golden, tsaka yung Jade. Okay? Tara, simulan na natin. Samantalayin ko lang dahil walang maingay. Pwera usog. May dumaan na namang dyan. Sa election. Ayan. So, lagyan ko muna lupa itong malaking cup natin. Ah, ito nga palang soil mix natin is 30% na ordinary soil. Tapos, 70% na ipa. Okay? Tapos may halong mga konting bato-bato na maliliit dyan for drainage. Okay? Then, dapat nag-recycle din tayo ng apat. So, ayan. May mga cup tayo sa bahay. Iponin lang natin, magagamit natin yung sayang yan eh. Siguro okay na to. Ang dami nito oh, daming ugat. Oh, ang dami oh. Puro single node pala to, nakalimutan ko na. Ang dami oh. Okay, kuhanin ko si top cut. May 2 nodes din pala, nalilito na ako ah. Pero alam ko maraming single node to eh. Unahin natin yung top cut. So, lagay natin tong dalawa. Ano to eh, para sa ekonomiya to. Yan. Yung tamang tamang lalim lang. Yan. Takbunan na. Ang ganda ng top cut, no? Buti hindi nabulok. Yan. Bala ko tig-dalawa siguro or 3 ilagay sa isang cup para mabilis kumapal. Yan. Napansin ko yung mga Neon na to, mababait ah. Walang nabubulok sa mga water propagation. Kasi yung napansin ko yung mandjula, parang maselan yun eh. Ginawa ko sa water propagation. Tinry ko yung single node ata, tsaka in 2 nodes, yung 2 dahon kada vine. Natutuyo yung dahon. Lalagas. Parang nabubulok yung dahon. Tapos, buhay yung vine. Pero, wala ng dahon. Ang hirap patubuin. Ikagaya ng mga ganito. Neon, Golden Photos. Parang sila, matibay, madaling i-propagate sa water. So, ayun. I therefore conclude, medyo mahirap i-water propagate siya. Sa experience ko yun ha, si Manjula sa tubig. Parang mas gusto pa nga na ito, direct sa soil. Although may namatay din pala ako ng Manjula sa direct sa soil. Mga single node yun. Napakita na yun sa iba kong vlog, sa mga nakaraan yung update ng mga propa ko. May mga namatay ako single node na Manjula direct sa tubig. Anyway, so, ayan, nakaisa na tayo. Siyempre, si Pandot-dot, di mawawala yan. Okay, next. Oh, laki nito. Madaming dati pala ako na-propagate na Neon eh. Naalala ko nung nakaraan din sa propa update. Mga nakalimutan ko na yan. Single nodes din ata yun. Tapos ngayon, nagdagdag pa kasi bala kong magparami talaga ng mga photos eh. Ayan. Okay, so. Gaganda ng mga single node eh. Mga single node natin mukhang masisigla. May mga sila oh. Ayan, nagtubuan na oh. Ang galing eh. May mga usbong na. Karamihan. Ayan, babait ng mga single node. Ayaw ni Marob, ay ni Manjula ng ganyan. Siguro kahit tigalawan na lang sa isang sa isang cup. Ayan. Kasi, kung tutuusin, syempre, 2 puno na to, equivalent nitong 2 na to eh. Pag lumaki yan, yan, maraming puno yan. So, pero tigalawa na din para mas mabilis kumapal. Pero pwede rin niya mailagay niya sa isang cup or sa pot na solo-solo plant lang kung gusto niyo ng mas madami. Sa akin, tingin ko okay na yung tigalawa para mabilis kumapal. Anyway, meron pa akong ibang napropa na dati. Ayan. Ingat lang sa pagdot-dot kasi baka matamaan yung usbong. Ayan, so tutuloy ko pa yung iba, okay? So, ayan, napagkasya ko pala sa 4 na cup yung lahat ng Neon natin.
may tig-tatlo sa isang cup at may tigalawa. Siguro, yung tatlong cup na to, tigatlong ano, puno. Tapos yung isa lang na to yung dalawang puno, okay? So, next, yung Jade Potos naman. So, tigalawang cup yung gagamitin natin kay Jade Potos at kay Golden. Tingnan ko kailan ang mailalagay ko sa bawat cup. Nagpapatugtog. Biglang nagpapatugtog na naman. Bagal ko kasi. Naka-pressure. Gaganda rin yung Jade Potos natin eh, malalaki. Sana hindi galang maingay yung tugtog. Sana hindi naiintindihan mo. Naiintindihan ko kasi eh. Q-shade. Yan. Yan ah. Dami rin ugat ng Jade natin ah. Yan, ang ganda ni Top Cut to. So, hindi ko sila mapapasula lahat. Pipili na ako ng malalaki. Okay? So, syempre, unahin natin si Top Cut. Gawin natin dalawa siguro. Para partner. So, samahan natin siya ng medyo malaki-laki na yung maraming ugat. Lakas ng tugtog. Ito na lang siguro mas mahaba yung baby niya. Bilisan nating magpaso at hindi ko alam hanggang anong oras yung maingay. Sa inyo po ba maingay din pag nagbablog kayo? Yung mga kaibigan nating plant vloggers. Hirap to miming dito eh. Yung minsan nakala mo tahimik na. Bigla-bigla may tutugtog na lang. Yung ang haba ng oras na tahimik, tapos kung kailan ka pa may ginawa, doon biglang may iingat. Magsaswerte ka nga naman. Anyway, yan, minan. Pwerang usog. Ganda ni Jade Potos, favorite ko yan. Isa sa favorite kong Potos yan. Classic. Ano, understated. Parang ano eh, parang hindi siya gustuin, ewan ko. Kasi siguro dahil green lang kulay niya. Ganda nga niya. Ganda siyang isama sa collection ng mga Potos. Kasi parang madalang siya. Ayan. Madalang pero hindi siya madalang na dahil mamahalin. Madalang lang talaga siya. Kasi parang walang masyadong may gusto. Dahan-dahan lang sa pagdot-dot po kasi minsan hindi natin mapapansin yun. Natatamaan pala ng pandot-dot natin yung usbong. Sayang. Tagal natin hinintay yung usbong kasi baka mabali lang nung pandot-dot. Dahan lang. Okay, isa na tayo. Then, ganun din gagawin ko sa isa. Dalawang cup lang gagamitin ko. Okay? And lastly, itong si Golden Potos. Ayan, napakadaming ugat. Napakadami ko na i-cut nito. Dalawang cup lang din ang gagamitin ko. Okay? Si Golden Potos po pala ang first honor sa pabilisang umugat at paramihan ng ugat. Ito niyo naman. Grabe, aggressive po eh. So, dadamihan ko na lang yung Golden Potos sa isang pot kasi madami naman ako na i-cut. Okay? So, ayan. Iba talaga si Golden Potos eh. Ano talaga siya eh? Superior. Oh, wow. Siya yung ano. Parang siya kasi siguro yung pinagmulan ng lahat ng Potos. Parang siya yung basic na Potos. Ayan. So, dadamihan ko na lang itong, you know, siguro mga apat na stem sa isang ano, para forever. Four para forever. Ayan. Pagsamasamahin ko na lang sila. Ang dami ugat, ang haba. Kayo po, ano pinaka-favorite yung Potos? Ako si ano eh. Alam niyo na siguro, ano, si Manjula, pinaka-favorite ko. Pero, halos lahat naman sa kanila, gusto ko talaga. Kaya ako sila kinukolekta. May iba-ibang level lang ng pagkagusto, parang ganyan. Yan, so apat na puno, kasama yung Top Cut. Yan. Kapal niyan pag lumago, ay pag tumubo. Okay, tabon. Kasi, hindi ko sila kasi maitatanim lahat po sa cup. Medyo kapos tayo sa paso eh. Pero at least, mabawasan ko man lang yung nasa tubig. Kasi, masyado na po silang, ano eh, naglalakihan na sa tubig. Para magtuloy-tuloy yung pagtubo nila, maisari na sa cup yung, at least yung karamihan. Then later, susunod ko na lang iba, yung iba pag may mga cup pa ako. Para yung momentum ng pagtubo nila, hindi mabit, maputol, maudlot. Yan, okay, dami. So, syempre, si Pandot-Dot, huwag kakalimutan. Pandot-Dot is life sa gardening. Dahan-dahan lang, hindi ko nakikita yung mga usbong eh. Pakatamaan ni Pandot-Dot.
Nakakatawa, no? Iba talaga si Golden Potos, champion yan. Kaya kung mag-start kayo ng mag-alaga po ng Potos, hindi kayo magkakamali. Unahin nyo si Golden Potos. Yan, mga starter yan. Then later, tsaka kayo mag-try ng iba pang mga Potos. Pag nakapagpatubo na kayo, nakapagparami na kayo ng Golden Potos. So okay, so tatanim ko na next yung isa pa. Then, baka diligan ko sila, okay? Yun, no? Bagong dilig, fresh lang. Sana all fresh. Okay, so konti lang hindi ko naisalin sa paso. Ito lang, oh. Itong si Jade, ilang piraso, tsaka si Golden Potos. Later, papaso ko na rin sila. Okay, so kagaya ng ginagawa natin sa ating mga propagations, from water to soil, syempre sa shade muna sila, lalong-lalo na ngayon, summer po ngayon. Kailangan talaga, nasa malamig ang singaw sila. Then, hintayin lang natin sila makarecover doon. Keep moist yung soil para mabilis makarecover at huwag malanta, okay? Then, okay na yan. Kasi mga may ugat naman na yan, so hindi na ganun katagal yan bago ma-establish, okay? So I think that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, hindi ko na like button, mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking latest uploads. Again, thank you for watching. God bless!